magandang araw sa inyo mga Cupcake. Tataka kayo kung anong ginagawa ko rito sa YouTube channel ni Cupcake. Ako nga pala si Luri Nalus. Kumustahin natin si Cupcake at medyo matagal ko na ito din nakakausap eh. So, Gardo Cupcake Versosa. Cupcake! Yeah. Cupcake, namiss kita. Namiss din kita, Cupcake. Oo, and sa mga hindi nakakaalam, nagkasama po kami sa Bolera. Bolera, guys. And, tagal ano na nun. Last year. So, obviously, mahigit 10 taon na. Wala pang nasunod na work. Diba? Hindi kaya yun yung naging dahilan ng atake ko. General na sintomas ng pagkakaroon ng atake sa puso, yung bumibigat yung dibdib, talagang makirot, masakit, umaakit sa panga, umaakit sa balikat, o nasa mga braso. Kasabay nun, nagpapawis ng malamig yung pasyente. Yung pagkakaroon ng cardiovascular disease, talagang number one yan, ay kinamamatay ng tao. Hindi nakakabahan ako, parang tatlong buwan na tayo walang labada, Kapi. Mukhang nakakaramdam na rin ako ng pangangalay sa likod. At least yung sa'yo, di ba, kumbaga umigsi ng tatlong buwan na lang, di ba? Kumbaga, nakagawa ka pa ako. Oo, nakadalawang show pa ako, yan. Pero, so, syempre... Praise God, di ba? Oo, pero tulad niyan. Mahigit 10 taon. So, after nun, wala pa ginagawa. Pero, ngayon naman, si Cupcake, meron siyang ginagawang sitcom ngayon. No? Yes, yun pong Jack and G. Ang all-around handyman, si Bobby G. Hey, Bobby G. Tingin ko may alam yun. Every Sunday, 6 p.m. sa TV 5. Alam ko, naitanong na sa'yo ito ng ilang beses. Pero para na lang sa mga ibang topic na hindi pa nakakapanood or nalaman kung ano yung nangyari sa'yo na itong mga nakaraan. Mga pwede mo sa kanilang ikwento kung ano bang nangyari? Yung sa nangyari sa puso. Oo, hindi makapaniwala. Isa na ako doon. Nagkaroon... Kumbaga nakapag-bike ride pa ako ng dalawang mahaba. Like yung galing dito sa Pasig, umikot ng Laguna, then bumalik dito ulit sa Pasig. Isa yun, then afternoon, nakapag-bike ride pa at parang prayer ride from dito ulit, Pasig going to Tarlac. Oo, yung monastery. Oo, naano ko yun, nakita ko yun. So afternoon, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Pero siguro after mga 3 weeks, ayan, saka na yung dumating yung masakit sa likod. Pero like bago nun, may hilo ng konti. Pero siguro dala na lang ng matinding init. Init, kasi mainit nga yun. Nung sa taping nung Jack and Jay doon, may time na sobrang init doon. And then like, pagpasok ko sa portal, like, kala mo yung... Parang gumagalaw na. Parang yung lindol na feeling. Hilo. So hindi ko naman pinansin. Dahil nga, minsan, dahil sa sobrang init, ganun talaga yung mararamdaman mo. Pero after siguro mga 2 or 4 days, yun, doon na pumasok yung may masakit sa likod. Ayun na. Oo, and then sabi ko parang hindi naman ako nag-workout. Walang workout na nangyari nung kinagabi kasi galing taping eh. Oo. And kung meron man akong parang ginawa nung time na yun, nag-sumba lang ako. And then the following day, umaga, wala naman, din ako naramdaman na kakaiba. Kumbaga, okay pa yung breakfast, okay pa yung... Pero may hilo ka na nun? After na, wala pa. As in talagang wala? Oo, wala pa. So after yung breakfast, mag-lunch na kami. So nakapag-lunch pa kaming pamilya. And then may football ito, si Bagets. Ayan, so may football siya, sinamahan siya nung nanay niya.
And then, doon, nung parang kumbaga sinabihan kasi ako ni Commander na magpahinga ka lang, chill-chill ka lang muna, huwag kang makulit. Huwag ka munang maggagagaslaw. Ganoon, mismo, yung ganoon-ganoon na sinabi. Huwag ka munang magharot dyan. Ganyan. Sabi ko, sige, sige. So, diba, relax lang ako, chill-chill lang. So, like, siguro mga after an hour or two, ayun na, parang kami masakit. Minararamdaman ko sakit. Parang hindi mo maintindihan kung ano yung sakit niya. Kung awit. Awit or nga o, ano. Parang ang pinakamalapit na description is like yung parang kang nag-back workout ng buong araw. Ah. Na puro yun lang yung nalay ng awit na masakit na hindi mo maintindihan. Parang kakaiba yung sakit. So sabi ko, hindi. Ba't ganun? Kasi hindi naman niya ako nag-workout nung time na yun. Kung may masakit, dapat dahil galing sa Zumba. Zumba. So, medyo weird, diba? Tapos, sige lang, pinakiramdaman ko lang. Tapos, after a while, hindi nawawala. So, sa scale na 1 to 10, siguro mga nasa 8 yung sakit. Masakit na yun? Oo. 8? Oo. Teka, lumilindol ulit. Tatamaan yung camera, lumindol ulit. So after noon, di sobrang sakit na noon, Kapkik. No, medyo mataas kasi yung ano ko, tolerance ko sa pain. So, nung talagang yun na, gano'n na, nasa range na ng 8, sinabi ko na kay Commander pag-uwi nila. Tapos, bago sila dumating, nag-throw up pa ako ng mga siguro 3 beses. Oo, grabe na. Oo, so iba na yung hilo. Parang dinuduyan, gano'n na gano'n. So, parang dumating sa puntong nag-throw up ka na, talagang ibig sabihin sobrang tindi na ng hilo. Oo nga, yun. Oh, actually, yun parang matinding hangover yun na. Oo, yun ang ibig sabihin nun, di ba? Matinding hangover kasi hindi ka na mauminom. So, all the while, akala ko, di ba, parang mawawala siya after mo ilabas, di ba? Parang gagaan yung pakiramdam mo. Pero hindi, mabigat pa rin. Mga, medyo makulit pa rin ako kasi supposedly the following day may call ng maaga, may work. Tapos dapat yun, kumbaga tawid-tawid pa. Oo, di ba? Masiba. Oo, oh, eh, ano yan eh. Ikaw pa naman. Sinasamantala nga. Ikaw pa naman pag grasya. Ganun trabaho, laban, lagari. Sabi ko, sige, tawid ko lang to. Sabi ko kayo. Ay, gusto ko pa ituloy. Oo, sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, tawid ko lang. Sabi niya, hindi, huwag mo matigas ulo mo. Sabi ko, jahe dun sa production. Kasi di ba, syempre, parang nakakasala lahat, ganyan-ganyan. Diba, preparado na. Sabi ko, tawid ko lang. Tapos, afternoon, sabi ko, punta na ako sa hospital. Eh, napansin niya siguro na parang iba na yung iniinda ko. Sabi niya, parang, siya na yung magsasabi na talagang ano, kumbaga, hindi na kaya. Talagang ramdam mo na talaga. Oo, so yun, pumunta na kami ng emergency. Pagdating doon, noong nasabi parang, kahit gawin na lang sa labas yung mga check, papala laboratory ka, then like yung mga ibang blood works, tapos sinabi lang, kailangan gawin muna yung ECG sa kanyang chest x-ray. Para makasigurado sila. Pero wala pa silang idea. Inkling na may attack. So yun, chinek na, di ba, nag x-ray, nag ECG. So nung nakita na yung ECG, eh yun na, Capri. Nakita ka na dyan? Kita na nila dun. Yung mismo. Tapos medyo nakakatawa kasi, kumbaga, titingnan ka nung doktor, sasabihin niya sa'yo kung parang, di ba, hindi ka na pwedeng umuwi. Nakakatakot naman. Oo, na ang dating, pinapacify ka niya. Pero yung tingin niya sa'yo, Brad, mukhang tagi. Ganyan ang mga doktor eh, no? Okay, ganun yung tingin ni Doc, na parang, hindi ka na pwedeng umuwi. Pero yung tingin niya parang, at talagang sinasabi na sa'yo na dito ka na. Oo. Stay ka na rito, oo. Tapusin, ayusin na natin to. Oo. Nung, tsaka parang like nung pagkasabing yun, hinanda na yung parang kumagaya angiogram na ako.
then yun, parang isa na naman test yun para makita. Doon na parang, yun na yung talagang magsasabi kung parado yung ugat mo. Kung parang, di ba, kailangan na sonda, hindi ka na. So, yun, pinapirma na si ng waiver. Parang nakakatakot yung sobrang bilis ang pangyayari. Oo. Sobrang bilis ang pangyayari. Oo. Parang... So, parang after nung dire-diretso na, doon na sa parang kung saan gagawin yung procedure. So, pinasok na yung para makita yung Kung saan mismo yung barang. Oo, kasi diba like may fluids na ipapasok. So, makikita yung flow nun. Pag yun, hindi tumawin, barado. Doon na yun. Eh, nagkataon, dalawa yung barado sa akin. Kumbaga, yung isa 100%. So, totally sarado na yun. Diba? So, sinabi kay wifey na ipagdasal na yung bara hindi ganun ka-solid, di ba, na para hindi matigas. Oo, yun, mismo, yung hindi matigas. Kasi kung matigas, kumbaga, biyak ka na, mabypass ka na agad. Dodoktungan na. Oo. So, yun, awa ng Diyos, naman siya, kaya namang itulak. Saan daw siya nakukuha? Kasi lahat naman tayo, mga kapit, alam natin, maski marami akong kilala na nagulat, kung paano nangyari kay Cupcake yung ganun. Kasi lahat kami, isa lang ang sinasabi, talagang physically fit si Cupcake, hindi siya kumakain ng talagang bawal or siguro may pagkakataon lang, di ba? Pero sundot-sundot lang, pero kikita naman natin, di ba? Nagbabike, nag-exercise, nag-zumba, nag-tiktok, cardio, nag-weights, nag-workout. Sa amin dalawa, ako pa ang pwede. Pero Cupcake... Wag naman. Pero Cupcake... Parang ikaw yung candidate. Pero Cupcake, paano nangyari sa isang malusog na pangangatawan, gaya ng ginagawa? Paano nangyari sa iyo to? Yung sa pagkakaalala ko, may limang factors na sinabi siya na si Doc. Like, diba yung sa blood pressure mo, yung cholesterol, and then... yung kumbaga kung yung may sakit ka na sa puso, sugar, may isa genetics. Genetics. Oo, hindi ko lang maeksaktong maalala kung kasama yung sa sugar. Pero like parang yung mga lima yun eh. Pero hate mo tamis, di ba? Oo, yun nga eh. Di ba? Kasi kaya Cupcake sweet na ako eh. Diba? Cupcake lang siya pero hindi siya ganun man, hindi siya matatamis sweet eh. Sweet na ako kaya hindi ako mahilig sa mga dessert. Yun. Sobra na yun kapag masweet ka ng tao tapos mahilig ka pa sa matamis. Magkaka-diabetes. Bawal na sa media yun. Diabetes. pero saan daw? Saan? So sa akin bumagsak dun sa, medyo mataas na rin yung cholesterol level ko. And then sa genes, dun siya pinakaano. Kumbaga nasa pamilya namin. Pero di na ako magtataka kasi tulad na banggit ko sa'yo, diba? Kasi meron ding, nung sinerch ko yung ganyang klase ng sakit sa puso, yung bara. Na tinatawag nilang Widowmaker. Sa pangalan pa lang ng Widowmaker, parang doon pa lang tinitulahan ka na eh. Una kala ko, ginajoke. Binagbibiro lang gumagawa ng mga kung ano ng pangalan. Tapos sinerch ko rin siya. Ay, totoo nga. May ganun nga pala. Kumbaga sa dinadaanan ng mga sasakyan, siya yung EDSA. Yeah, yung EDSA. Oh, ngayon, so imagine mo. Kung babarahin mo yung EDSA, sarado mo yung... Magkakandaloko-loko na lang. Na magpa-function yung data. Kahit sabihin yun. Mong may side street, di ba? Riot yun. Kumbaga, may imagine mo na yung traffic na magagawa. No? Alam mo nung natakot ako nung sinerch ko yan. Kasi talagang ang laki ng chance na... Tigok. Na goodbye ka na. Swing ka na sa Rainbow Bridge. 'Di ba? Reunion days ka na doon sa mga
So natakot ako. Pero syempre, katulad ng ito, nangyari, pero thankful pa rin kami at dito ka, Cupcake. Salamat. Namin ganito. Nung nalaman nga namin na nakalabas ka na, at sakita namin, okay ka pa, nakapag-TikTok ka pa kahit nakaupo ka lang sa lalang nito, diba? Oh, actually ano eh, makulit pa rin ako doon sa ano. Kaya lang nga, lagi ako nire-remind ni Commander na, 'di ba, yung pwersahin kasi nga gaya nung pagkakasabi ng doktor ko, hindi naman yung parang nagawa na yung isa. Hindi ka pa safe. Kumbaga, 'di ba, may isa pa. Oo, kamo lang ano. Kamo lang ano, 'di ba? So, minsan na atatako na, 'di ba, yung mamaya, 'di ba, parang gusto mo balik na agad doon sa dati mong ginagawa. Eh, sabi nga, dahan-dahan, babalik ka rin naman dun, di ba? Tapos lalo na yung pwede mong maabot ulit yan, basta magawa na muna yung isa. Kailangan mo nang, wala na munang balakin. Hayaan mo muna siyang makarecover, di ba? Eh, yung sa akin, parang minsan, inaano ko, ano, heart. Okay ka na ba, heart? Kasi ikaw kasi talagang kahit may pagkakataon mga pagpapawis yan, talagang papawis tayo. May pagkakataon sumayaw para lang mapagpapawis, paboritong-paborito mo yun eh. Siyempre, may masasarap kang magluto, alam mo na yan, alam na natin lahat yan at alam niyo yan sa Bulero. Alam namin yan, Diyos ko. Alam nila River tsaka nila Jack yan. At lahat ng mga nakasama. Speaking of luto, Cupcake, sa pagkain, meron ka nang mga bawal? Oo, pero alam mo, Cupcake, actually, hindi ako ganong nanibago dun sa mga binawal. Kasi halos yun na rin yung kinakain ko. Parang di ba like nung time na pinagluluto ko kayo. Niluluto ko siya pero di ba hindi naman ako lalapang. Sumasagad, parang lalo na yung mas mga enjoy, yung mga shrimp, di ba? Oo, mas enjoy ako na di ba makikita ko kayo na na-enjoy niyo yung food pero hindi ako sumasabay na, di ba? Kita ko. Oo, so parang sa akin hindi siya ganun ka, ano, parang walang malaking adjustment dahil bago pa nangyari yung insidente. Ganun na rin halos yung diet ko eh, di ba? Pero balita ko, ba't daw mataas ang kolesterol mo? Yun nga rin ang tinatanong ko kay Doc eh. Di ba? Hindi, sabi naman ni Doc, parang hindi naman yan parang kunwari, Aalisin mo agad. Hindi, tsaka like parang nitong mga huling taon, 'di ba, na parang sasabihin mo na maingat ka naman. Siguro like parang kung naka 6 or 7 years kang maingat ka naman kumain. Pero syempre kasi may atras-atras pa 'yun. 'Di ba, yung nung magmula bata ka. So sabi niya parang i-ano mo na 'yun, ikakarga mo na lahat 'yun. Dire-diretso. 'Di ba? Oo, dire-diretso parang magmula pa bata, hindi ka palakay na ano, 'di ba? Syempre pwedeng yan. Nung kabataan mo, di ba, mahilig kang magbulalo. Bulalo, diba? Matay, kinakabahan na rin. Isa pa yung hindi nagpapacheck ng regular. No, yan! Pero guilty tayo lahat yan. Yes, okay. Kasi tayong mga, magpapacheck up naman tayo pag minaramdaman tayo, di ba? Tama, Cupcake. Ganun nga yun, ganun kadalasan. Pero Cupcake, speaking of check up, ano ba ang tamang regular na pagpapacheck up ng isang tao? At least twice a year, ganun ba? Most likely siguro mga ganun. Or parang kung hindi mo man kaya ng twice a year, at least, di ba may annual check-up ka? Yun. Para namomonitor mo and then kagaya ko, parang dahil every now and then sine-check-up ko yung BP. BP. So okay naman siya. Kaya hindi ako nagpapa-check ng ano na sa bahay nagagawa na natin 'yan eh. Oo, kahit yung sugar eh. Ng maintenance, di ba? Kahit yung sugar lang sa dugo. Tinanong ako eh, di ba? Nagme-maintenance na ba kayo? Sabi ko hindi pa naman. Awa ng Diyos. Sabi,
Na-check na ba kayo? Hindi rin. Tawa ng Diyos. So, di ba, wala parang, din. Paano mo malalaman kung, di ba, kung kailangan mo o hindi ng maintenance, di ba? Kung hindi ka na-check. Kasi like, di ba, minsan, kahit may maintenance ka na, di ba, minsan pwedeng tumaas pa yan. Or pwede nilang ibaba yung dosage, di ba? So, kaya yun yung importansya ng check-up. Pero syempre, ang lagi mong ginagawa, biking, TikTok, yan ba ay pinagbabawal ba ni Doc? Pero after naman nung nakaupo, meron na nung nakatayo. Aba, makulit talaga to. And sabi naman niya na kumbaga babalik din naman dun sa ano eh. Pero yun nga, kailangan. Huwag mong bigla. Si Hills, pwede. Si Red Hills. Oo, oh, ano naman. Kumbaga, papitik-pitik lang oh, din naman ang appearance niya ngayon. Oo. Oh. Hindi naman lalabas yung pare. Di, wala ko si Sirip doon. Baka... Yung sakristan. Yung dalawang sakristan. Sa pagbabike. Oh, passion yung biking. Sabi ni Doc, like kung kunwaring nagto 200 kilometers ka, sabi niya parang kalatiin mo lang muna. Or kung pwede, mas mababa pa. And then, iwasan muna like yung mga uphill. Para kasi di ba syempre mapupuwersa yung puso mo. Paahon. Oo, mga paahon. Hindi yan. Swimming. Awan sa pool. Sa bathtub. Yan. Pag-ahon mo. Pag, ayun na nga. So, bawal na sa'yo ang masyadong mapapagod muna. Oo, yes. So, kasi konektado yan. Pag sobrang pagod or like, di ba yung sa panahon natin ngayon, masyadong mainit. Mm-hmm. So yan, kumbaga mga, yan yung mga factors na nakaka-apekto sa puso. Di ba pag ganyan, di ka na pwede magpuyat? Hindi ba siya nakaka-trabaho natin? Yes. Paano to? May ano, kumbaga, ano na yung parang... So ibig sabihin may cut-off ka na? Yes! Asarap mo na katrabaho ka! Okay! Palagi rin naman din natin pinapaalala at sinasabi nga na 'di ba parang yung puyat, 'di ba maraming kaakibat na sakit 'yan. O ganun 'yun, kaya malaking bagay yung sapat ka sa tulog. Pero well, sa trabaho natin minsan natin may iwasan, 'di ba? Minsan lang 3, ba? Madalas or minsan tayo 3 a.m. at matutulog, 5 a.m. tayo makakatulog. Oh, siyempre, mag-a-adjust siguro parang ka. Yung nangyari doon sa pandemya, 'di ba? Kumbaga malaki din yung naiambag noon eh na para 'di ba ma-adjust yung sa oras ng yung working hours dahil nga din kasi isa din doon sa rason na bumababa yung immune system dahil 'di ba dahil sa din puyat. Sa puyat. Oh. Nung mga panahong nangyayari yan, Kapit, syempre. Alam ko isa ka talaga sa hindi matitibag. Hindi matitibag ang faith mo pagdating sa ganyang bagay. At kung paano mo nga lang din ikwento ngayon, talagang very very light lang eh. So parang walang takot akong nakikita kahit sa mga interview na papanood ko. Kaya sabi ko nga sa mga, kay Grace sabi ko, tignan mo si Kapi, di mo makikita ang takot yan. Matindi ang pananampalataya ni Kapi sa Panginoon. Kayo. Nakakatakot talaga pag ganyan yung problema, kagaya na sa kaso niya. Pero Cupcake, di ba parang ano ba to? Kinukuha mo ba to? Or pinanguhugutan mo ba to? Talagang ganun lang talaga, malaki talaga ang pagtitiwala mo sa Diyos na Lord, ikaw na bahala. Kasi nung time na kumbaga nakahiga ka dun sa ano, di ba? Tapos helpless ka. Di ba? Tapos yun, ikakabit na nila yung, di ba yung kumbaga yung pangtulak nung dun sa bara. Mga oras na yon. Dream sequence ka. Oo, parang dream sequence. Tapos parang ang nangyari. Kumbaga parang ganito, na ang katabi mo si Papa Jesus. Di ba? Na parang, Lord, dito na ba yan? Diba? So, parang ang bigla ko naalala, yung siyempre pamilya, di ba? Yung mag-ina, di ba?
ko, Lord, sa totoo lang, okay naman na rin po akong ano eh, kung tawag niyo na ako. Kaya lang sabi ko, yung mag-inahan ko, parang hirap, yun yung parang hindi ko kaya. Tapos on the other hand, bilang mama's boy. Mama's boy si Gabi. Kumbaga excited naman ako na makita yung nanay ko. Di ba na parang kung ito na yun, di ba? Parang, reunion. Parang sa pelikula, oo, di ba? Na makikita mo, di ba? Mami! Ganyan, ganyan. So kumbaga, nasa gitna ako nung nag-uumpugang bato. So, sabi ko, kung ano lang talaga yung parang kumbaga inilaan nyo na dapat na mangyari, kayo na pong bahala. Parang yun yung mga tumatakbo sa ano ko, sa isip ko. And then, parang naisip ko, parang totoo yung kung ano man yung mga napundar mo na mga material na bagay. Wala na talaga. Naalala ko lang dun. Ang parang maisasama mo lang ay yung, di ba, yung mga memories, good or bad. Yung mga napasaya mong tao, di ba, yung mga natulungan mong tao. Yung mga kalokohan mo. Mga tinatago mo mga kalokohan. Oh, so yun lang eh. Yun lang yung sabi ko. Ganun lang palang kasimple yun. Parang kung yung oras na yun, di ba, tinawag ka na. Wala na. Yung sarili mo lang talaga yung dala-dala. So, papasalamat din ako, syempre, sa Panginoon na parang, oh, tsaka parang pag umabot ka pala dun sa ganun, kasi like for me, ang hirap nung yung darating ka sa point na ganun na ininenervous ka. Diba? May takot? Oo, parang ako mamatay na ako. Mamatay na ako. Ganun. Gaano ka kahanda para sa June? Ready na kasi parang di ba more or less alam ko na yung dadaanan ko ulit eh. And in a way, praise God ulit kasi hindi na ako galing sa atake. Ah, tama, tama. Diba? Kung alam mo, napapatanggal mo na lang. Oo. Yun kasing naunang procedure, may nangyari ng atake. Kung hindi ako nagkakamali, like parang ang tawag nila yung troponin. So like yung troponin na parang may sukat siya. Na ang normal na sukat is 34. So yun 34 na yun lang yung range ng normal na parang nire-repair sa heart mo. Siguro kumbaga parang minor maintenance, mga ganyan-ganyan. Eh yung sa akin, umabot ng 55,000. Nay. So di ba imagine mo, 55,000 yung na damage na sa puso mo na para i-repair yun. Palit makina na yun. Oo, parang ganun ang dating. Sigurado kung may isang tao o ilang tao nagdadasal sa'yo. So kaya kailangan ikaw rin mismo para sa sarili mo. Tatagan mo pa. Siyempre lahat tayo daraan talaga sa mga ganyan. Siyempre sama mo rin magdasal, tulungan mo sarili mo. Titiwala lang tayo. Saka yung parang, di ba yung mga tinanim mo na like, di ba parang lalo na yung panahon ng pandemya tapos di ba marami kang napasaya kahit papano. So dahil sumaya sila kahit papano dahil sa pamamagitan mo, yun yung way nung, di ba, pasasalamat nila sa'yo, di ba? Kumbaga pinagdadasal ka nila. So kaya nakakatuwa. Kumbaga kakaiba yung feeling na yun. Kasi yung iba kasi parang, ba, misan iba ginagamit lang yung word na ganyan. Kaya misan tayo hindi natin naniniwala eh. Pero totoo yan, may nagdadasal sa inyo. Kaya kung may mga tao nagdadasal para tulungan ka, siyempre dapat ikaw din. Kaya kumbaga ibabalik mo rin. Kasi iba. Parang di ba bukod sa nagpapasaya ka, di ba, parang pwede mo rin naman ipagdasal yung iba eh. Hindi naman kailangan na parang, di ba, kaibigan mo, kailangan, hindi naman kailangan pamilya mo, dapat pamilya mo, or kailangan meron kayong naging attachment. Diba minsan nakita mo lang siya sa diba sa social media, may diba sakit, ganyan, diba parang sama mo sa dasal kasi diba parang yung kagaya ng ano nasabi mo, iba yung feeling na parang diba hindi ka lang basta naghihintay ng dasal sa iba,
'di ba, binabalik mo rin, 'di ba? Meron ka rin mga pinagdadasal. Diba? Parang like yung nung sa atin, 'di ba? Parang nung lock-in. Nakakatuwa mga cupcakes kasi sa mga hindi nakakaalam. 'Yun, isa 'yun dun sa siguro masasabi namin na common denominator namin. Mahilig kaming pumunta sa simbahan. Habang naghahanap kami ng simbahan, sobrang lakas ng ulan. Naligaw pa kami. Oo, so parang ang dating sinusubukan, tutuloy ba to o babalik na lang o uuwi. Eh sa amin, di ba, mabasa tayo, tuloy natin to. So, lalong, kumbaga, isa pa yon dun sa nagpatibay nung friendship namin ni Cupcake. Kasi parang hindi lang yung sarili ko yung dinadasal ko, no? Kumbaga, pinagdadasal ko rin na, di ba, yung kumbaga, mas yumabong pa yung career niya. And then, dahil nga nakikita ko na masipag, di ba, tapos seryoso sa trabaho, kumbaga, ideal family man, so... Kumbaga, naging regular yung pagdadasal namin sa mga simbahan na nakikita namin doon. Parang hang nung una natin, wala pa tayong makita simbahan. Wala. Diba? Tsaka nung nakita namin yung simbahan, huminto yung ulan. Oo. Tapos sarado pa siya. Oo. Pero pinapasok nila kami doon. Kasi ang goal lang talaga namin, makapasok doon para makapagdasal. Kasi hindi lang sa amin dalawa, kasi lock-in kami noon eh. So, buong production. Oo, pinagdadasal. Kasagsaga ng COVID to ah. So, oo. Na, kailangan namin siya pagpipray. Pinagpipray namin wala siya. Wala sana magkasakit, di ba? Walang magkaroon ng COVID. Tawa ng Diyos, walang nangyari. Saka masaya. Masaya yung buong production. Sobra. Sobrang saya ko. Siyempre, bukod sa kasama mo sa isang frame si Mr. Gadalbersosa, talagang isang malaking karangal at magandang experience sa akin na nakatrabaho ko siya. Ako, mahal na mahal kita. Lagi ako dito para sa'yo. Thank you so much. Si Mami. Ayan. Alam niyo kung gaano kamamas ba ito? Kasi siya mapunta, may picture siya ni Mami. Tatawa ako. Isa pa 'yun sa mga nagustuhan mo sa iyo, Cupcake. Oh, 'di ba? Lagi natin tatandaan na 'di ba? Kumbaga, kung wala mga nanay natin, wala tayo dito. Wala sa talaga, mundo, 'di ba? At walang walang makakapalit sa pwesto nila. Pag solid yung faith mo, wala kang dapat ikatakot, 'di ba? And then isa pa 'yung dun sa naging paglalakbay na 'to is naramdaman mo yung feeling nung mga taong nagmamahal sa'yo. Diba? Kagaya mo. Kumbaga, hindi mo man sila pamilya o hindi mo kaano-ano. Priceless yung ganung feeling. Kumbaga, heavenly yung feeling na lahat sasabihin sa'yo, pinagdadasal kita. Diba? And then like parang pagpagaling ka, kumbaga, gusto namin lumakas ka. Kumbaga, yung maraming... Saka namin makasama ng matagal. Oo, maraming, kumbaga, mga mabulaklak na mga sinasabi para sa'yo. Masarap yung feeling. And then, isa pa, yung totoo yung kasabihan na pag hindi mo pa oras, di ba talaga, di ba? Kasi pag oras mo na, oras ko na. Kahit anong panggawin mo. Oo. Siguro, isa pang lesson is magagawa ka lang ng gawa ng mabuti, di ba? Kasi, ano yan eh, kumbaga sa nagtatanim, magaganda yung mga tinatanim mo, magaganda rin yung mga anihin mo, di ba? And parang kamukha rin nung nasabi ni Cupcake kanina, wala namang masama yung kung parang dagdag ka ng dagdag ng mga sinasama mo sa dasal. Diba? Parang hindi naman, kumbaga, unlimited naman yan. Eh. Hindi naman yan sinabi na, diba? Parang okay lang, hanggang 10 lang yung pagdadasal mo. Ha, diba? Tsaka basta paggaling talaga sa puso. Alam ko, paggaling sa puso ang dasal, talagang nakatoon sa iyong Panginoon. Misa nga, hindi mo na din nadasal, alam na ng Panginoon. Oo, totoo yun. Diba? So, siguro, yan yung pinaka-major na ano dyan. Parang talagang susubukan talaga kung gano'ng kalakas yung pananampalataya mo. And pag gano'n ka solid, sabi niya eh, di ba, you are never alone when you're with God, di ba?
So yun, mga cupcakes. Tsaka yung... syempre, masingit ko lang lesson. Yes. Health is wealth. Ayun, yun yung nakalimutan ko. Health is wealth talaga. Huwag tayong maniniwala sa mga maling balita. Kasi, daming yan eh. Uso ngayon yan eh. Oo. Oh. Diba, kung tayo mismo, madali tayong maniwala sa maling balita. Paano pa natin, sino pa papatupad, lahat, sino na papaniniwalaan natin, no? Hmm. At saka, imbis na gano'n yung iba balita, di ba pag-pray, di ba? Pag-pray na. Ang dami talaga kumalat eh. Nauutal lang kasi inis ako eh. Inis ako dun sa pares, ano. Parehas kayo ni Commander. Inis actually, ako. Actually, ganyan din yung feeling niya. Alam ko namang ginagawa yan kapag may celebrating may sakit, kahit buhay pa, susunod na araw, may balita, black and white yung picture. Mm-hmm. Kasi Tito Boy, may mga gano'n na rin eh. Basta may celebrity nagkasakit. Oo. Bukas may picture na yan. Oh. Black and white, may date, pinanganak tapos yung date ngayon ng taon. Oh. Pagpasensya nyo na ako. pag sa akin, nakaramdam ko yung gigil mo eh. Inano ako eh. Ganyan-ganyan actually yung gigil niya ni Commander. Nasa ano ko yun, nilig. Puso ko. Puso mo. At saka inaalala rin naman namin kasi, kunwari, di ba, makita ni Bagets, nung anak namin. Isa pa, oo. So, ano lang iisipin niya, di ba? At saka ano yung traumang may bibigay sa kanya noon. So, sana parang pag, di ba, yung gagawa nung ganun, wag isipin yung parang para magkaroon lang ng content, di ba? Ng views. So, isipin niyo na lang yung feeling ng mga pamilya ni Cupcake o yung mga taong malapit kay Cupcake. O, bawa sa pamilya niyo, makikita niyo yung picture nung ngayon. Kahit alam mong peke, kahit pa paano may konting kilabot eh. No, parang mababasa mo, ganun, beds, ganyan, tapos may konting kilabot eh. Parang... Parang hindi lang siya maganda sa pag-a-ra. Message, last ano? Oo, maraming salamat po, Cupcake, sa lahat ng mga... Kumbaga, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, sa lahat po ng mga nagdasal, yung nangumusta, nagparating ng kanilang mga komento at well wishes, mga positive and good vibes. Maraming salamat po. Thank you po. And iba pa rin talaga syempre yung prayers, 'di ba? Lalo na yung kung buhos yung prayers eh napakalaki ng 'di ba magagawa niyan. Kumbaga, wala nang imposible sa Panginoon. Like, share, and subscribe. At syempre pati na rin ang ring notification bell para laging update at para makapag-update kami sa inyo, malaman ninyo. So yun. Maraming salamat po, Cupcakes. Thank you, Cupcakes. And yes, maraming salamat. Cupcake Lurie. Thank you, Cupcake. Hanggang sa susunod po ulit. Stay safe, guys. Yes, and God bless you all. Yes. God bless, Cupcakes.